mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sa mga nabitin po sa kwento ni Berna, heto na po ang pangatlong kabanata ng istorya niya. Sa pagpapatuloy. Ilang araw ang lumipas nang bumalik sa bahay si Don Emmanuel. At kaya nga ng sinabi niya ay babalik siya para sunduin lamang ako. Halos maglupasay naman na ako noon sa kakaiyak para lang hindi maisama ng matanda. At lahat na yata ng klase ng pagpapaawa dito ay ginawa ko na, para lamang hindi matuloy ang pagkuha niya sa akin. Subalit lahat yun ay walang epekto sa kanya, sapagkat desidido na si Don Emmanuel na kuhanin ako. Wala din nagawa ang aking mga magulang, kundi ihatid na lang ako ng tingin habang papasakay ng sasakyan. Halo-halo ang emosyon na aking nararamdaman nung mga panahon na yun, dahil hindi pa talaga ako handa na mag-asawa. Lalo na't halos doble ang edad kay Papa ng mapapangasawa ko. Habang lula ng sasakyan ay pasimple pa akong napatingin sa matanda. At halos kilabutan ako nang mapansin ko ang makahulugan naman niyang pagngisi sa akin. Huwag kang mag-alala, iha. Sisiguraduhin kong magiging maligaya ka sa piling ko. Kaya huwag ka nang umiyak, dahil wala ring magagawa yan. Nagulat ako nang magsalita ito. Chuck, maiinggit na naman sa akin tong mga amigo ko kapag nakita ka nila. Ngingisi-ngisi pang sabi nito. Nang mga sandaling yon ay tila nakaramdam ako ng takot at pagkabahala. Sa tipo kasi ng matanda ay alam ko na ang kanyang gagawin sa akin. Hindi ako nagpakahirap na mag-aral para lang bumagsak sa ganito. Pero sa sitwasyon ko ay may magagawa pa ba ako? Halos isang oras din nang lakbayin namin ang bahay ni Don Emmanuel. Agad namang ipinasok nito ang sasakyan nang may magbukas ng gate. Masasabi kong mayaman talaga ang matanda dahil sa lawak at gara ng bahay niya. Ganun pa man, para sa akin, hindi pa rin matutumbasa ng kayamanan niya ang pagmamahal at respeto na dapat ibigay ko sa kanya. Ngunit sa klase ng matanda ay mukhang hindi naman mahalaga sa kanya yon. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay nakukuha niya ang bagay na naisin niya. At heto nga ako ngayon. Para sa kanya ay isang bagay lang ako na ipinampalit sa ari-arian niya. Lumabas ka na dyan, Berna. Tinig kong utos nito. Nanginginig ko namang binuksan ang pinto ng sasakyan at halos hindi ako makalabas doon. Palingalinga pa ako sa paligid habang papasok sa loob ng bahay ng matanda. Malaki ang bahay, ngunit mukhang ang katulong at siya lang ang nakatira doon. Nakita ko kasing may babaeng lumapit sa kanya nang tawagin niya ang tila pangalan nito. Elizabeth, ihatid mo nga si Berna sa kwarto niya at nang makapagpahinga siya. Mamaya kasi isasama ko siya sa kasino. Rinig kong utos ng matanda. Sumunod naman si Manang Elizabeth at iginaya ko nito sa taas para ituro sa akin ang magiging kwarto ko daw. Manang, tulungan niyo po ako.
Ayoko po dito. Pagmamakaawa ko kay Manang. Pero tila hindi ako naririnig nito. Sige na, Iha. Magpahinga ka na muna. May iwan na kita. Pagpapaalam pa nito. Wala naman akong nagawa nang iwanan niya akong mag-isa sa kwarto na yon. Pero imbes na magmukmuk, ay pinaghandaan ko na lang ang mga balak gawin sa akin ni Don Emmanuel. Makalipas ang ilang oras, ay naisipan kong lumabas ng kwarto para sana kumuha ng maiinom. Madali ko namang natagpuan ang kusina ng bahay na yon. Kahit pa, kadarating ko lang doon. Dahan-dahan lang ang hakbang ko, sapagkat ayokong makita ko ni Don Emmanuel na lumabas ng kwarto ko. Ayoko rin namang istorbohin pa si Manang. Kahit ang sabi nito ay tawagin ko lang siya kapag may kailangan ako. Hindi ko kasi nakasanayan yon, na umasa sa iba kung kaya ko naman. Kaya nga kahit alam kong bago pa lang ako sa bahay na yon, ay lakas loob na akong nakialam doon. Wala si Manang sa kusina. Marahil ay may ibang ginagawa ito. Pagkatapos uminom ay pabalik na sana ako ng kwarto. Nang may mamataan ako na isang pinto mula sa kusina. Nakabukas yun at mukhang palabas yun ng bahay. Hindi ko alam kung bakit tila may humahatak sa akin na pumunta doon. Kaya hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Lumabas ako ng pintong yon at namangha sa nakita. Tila paraiso yon. Maraming halaman at nagagandahang bulaklak. May mga iba't ibang puno rin. Bukod doon ay may isang maliit na bahay. Lalapit sana ako sa bahay para tingnan kung sino ang nakatira doon. Ngunit hindi natuloy yon nang marinig ko ang boses ni Manang na tila may kausap ito. Maganda ang babae at batang bata ito. Ano na naman kaya ang plano ni Don Emmanuel doon? Rinig ko mula sa boses ni Manang. Subalit hindi ko na narinig pa ang boses ng kausap nito nang biglang marinig ko ang boses ng matandang Don at tinatawag niya si Manang. Agad naman akong nagtago sa likod ng puno. At nang pumasok na si Manang ay maingat naman akong sumunod dito. Mabuti na lang nung time na yon ay busy ang Don. Kaya hindi rin niya ako napansin na lumabas at nakabalik na ng kwarto ko. Para naman hindi mahalata ay dumiretso ako sa kama. At doon kunwaring natutulog. Maya-maya naman ay pumasok si Manang sa loob. At may pinasasabi daw si Don Emmanuel. Iha, maligo ka na daw at magbihes. May pupuntahan daw kayo ni Don Emmanuel. Uwi ka nito. Ayoko po, Manang. Ayoko po. Parang awa nyo na. Tulungan nyo po akong makaalis dito. Pagsusumamo ko sa kanya. Naku, Iha, masamang magalit si Don Emmanuel. Kaya mabuti pa, sundin mo na lang ang gusto niya. Kinakabahang sabi sa akin ni Manang. Wala naman akong nagawa kundi sumunod sa lahat ng iutos ni Don Emmanuel. Naging bilanggo ako nito at tila robot na sumusunod lang sa lahat ng kanyang iutos. Pakiramdam ko nga noon ay wala na akong buhay at wala na akong pag-asa pa na matakasan ang hawlang kinakukulungan ko. Marahil, ito na siguro ang kapalaran ko. Ang maging alipin at kabayaran sa pagkakautang ng mga magulang ko. Ngunit akala ko ay kaya kong tiisin ang lahat.
na kaya kong gawin ang lahat ng naisin sa akin ni Don Emmanuel. Oo, kaya kong maging alipin niya. Kaya kong sundin ang mga inuutos niya sa akin. Pero ang kuhanin niya ang bagay na pinakaiingatan ko ay hindi ko yata magagawa. Tama ngang mahirap lang kami. Pero hindi ako tanga para ibigay sa kanya ang aking dangal. Isang gabi, habang ako ay natutulog, nang may maramdaman akong tila may pumasok sa loob ng kwarto ko. Nang imulat ko naman ang aking mata ay wala akong nakita. Kaya nagpatuloy lang ako sa pagtulog. Ngunit nang nasa kahimbingan na ako ng tulog, ay nanaginip ako. Nanaginip ako na may kasama daw akong isang lalaki at nakayakap ako dito. Napakasaya daw naming dalawa habang naghahabulan sa garden na aking nakita sa likod ng mansyon. At nang mahuli niya ako ay niyakap ako nito, sabay halik sa mga labi ko. Napakaganda ng panaginip kong yon. Ngunit hindi ko akalain na sa pagising ko ay magiging kabaliktaran yon. Habang nasa kahimbingan ako ng pagtulog ay nagising ako. Sapagkat naramdaman kong tila may humahawak sa mga pisngi ko. Nung una ay akala ko kasama lang yon sa panaginip ko. Ngunit laking gulat ko nang mapagsino ang nasa harap ko. Kaya napabalikwas ako ng bango. Ano ho ang ginagawa niyo dito? Kinakabahan kong tanong kay Don Emmanuel. Edi ano pa ba? Maniningil na ng utang. Mapanuksong ngisi nito sa akin. Bakit? Hindi pa ho ba sapat ang mga ginawa ko sa'yo? Lakas loob kong tanong dito. Eh kung sabihin ko sa'yong hindi, wala pa yon sa kalingkingan ng utang ng mga magulang mo sa'kin. At ngayon, sisingilin ko muna sa'yo yung tubo nun. Malakas na tawa nito. Kinilabutan naman ako sa sinabi niya. Imbes na lumaban ay nagmakaawa muna ako sa kanya. Pero walang epekto yon. Kaya naman ang hawakan niya ang braso ko ay nagpumiglas ako. Ngunit kahit na may edad na ito ay may kalakasan pa rin. Kaya napigilan niya ako. Sinikmuraan niya ako. Kaya naman hindi na ako nakahiyaw pa. At tila nawalan ako ng lakas para lumaban. At dahil doon ay tuluyan na niya akong naihiga sa kama. Ngunit nang pagtatangkaan na niya akong gawan ng masama, ay nagulat na lang ako nang biglang may tumamang isang kamao sa mukha niya. Dahil sa lakas doon ay napahandusay si Don Emmanuel at nawalan ito ng malay. Laking gulat ko naman nang mapagsino ang tumulong sa akin. Nung una ay hindi pa ako makapaniwala sapagkat nakita ko lang naman siya sa aking panaginip. Subalit hindi ko akalain na makikita ko rin pala siya sa totoong buhay ko. Hanggang dito po muna muli ang aking kwento. At kung nabitin ko po kayo, sana po ay patuloy niyo pa rin abangan ang karuktong nito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Berna.